Maawa? Ako, maaawa? Bakit naawa ba yung anak niyo sa akin nung paulit-ulit niya ako naloloko? Kung merong dapat isuse, ipadlock at itali ng barbed wire, yan ay yung panty mo! Ang anak ni Janice de Belen at ni Jan Estrada. Siyempre, pride nila yan, si Kyla. Hindi siguro ganon. Nagulat siya kasi hindi niya alam kung bakit ako nag-trending. Sabi niya, para saan ba to? Pero ayaw mo muna silang makatrabaho ngayon. All I can say is that I choose to do this on my own. Yung iba, sinasabi, kaya mabilis ka nakapasok kasi parehong parents mo artista. Well, hindi ko naman din dinideny that. Grabe naman po yun, tanong. Grabe naman po yun. Nako, ang dami nag-aabang dito. Siyempre, lalo na yung mga nakatutok sa linlang at sila'y awang-awa dito sa babaeng ito na naturingan pa namang lawyer pero inuuna ang puso kesa sa utak. Ang akin tinutukoy, ang anak ni Janice de Belen at ni Jan Estrada. Kyla Estrada. Hello! Hello po. Hi, Tito Oji. Thank you for having me. Kinakabahan ka ba? Medyo. Bakit? Kasi napapanood ko po yung mga vlogs yun. Alam ko pong mahilig po kayo magpaiyak. Kaya medyo kinakabahan ako. Pero siguro naman po hindi tayo iiyak today. Ay, hindi naman. Pero anong reaction mo doon sa ang daming curious sa'yo? Nung pinapanood nila yung linlang, siyempre tuloy-tuloy nakatutok ang mga tao doon. Awang-awa sila kay Sylvia. Ang bilis ni Kyla gumano, nakilala ka agad. Honestly po, nung unang night na lumabas po yung episode 9 and 10, parang yung Twitter ko biglang ang daming sunod-sunod. Sumabog ang Twitter mo? Opo, oh. Tapos nagulat ako. So pinanood ko siya, tapos sabi ko, ito na pala yung episode na yun nga. And then, nung una ko siya nakita, honestly, naiiyak ako. Kasi sabi ko, oh my God, sobrang grateful lang din po ako na binigyan ako ng opportunity na to be a part of yung show na ganon, na ganon yung role ko, yung character ko na bigyan ng chance na mag-shine. So, sobra po akong grateful talaga. And medyo na-overwhelm ako, kaya ako naging emotional. Pero sobrang grateful po ako talaga. Since ang iyong mga magulang ay mga artista din, syempre pride nila yan, si Kyla. So ano naman naging reaction ng mga parents mo sa'yo? Actually, kasi si Mama, alam ko nanonood siya talaga. Kasi gusto niya yung kwento. So, alam kong tutok siya. Pero usually kasi pag sinasabi yung napanood niya, wala siyang comments masyado. Doon siya sa kwento nagko-comment, nagpo-focus, ganyan. Siguro para rin hindi ako ma-pressure. Kasi pag humihingi ako ng advice sa kanya, she'll give me advice. Pero if hindi ko siya hinihinga ng advice, wala siyang sasabihin. Kasi nga gusto niya parang, I chose to do this on my own. So, gusto niya figure out ko mag-isa. So, natouch ako nung nakita ko yung story niya. Hindi nga lang ako maganda sa picture na yun. Pero nag-story siya na sabi niya, ang galing mo naman. So, doon kiniligaw ako kasi coming from Mama na hindi ko siya sobrang dalas naririnig sa kanya. So, parang sarap sa pakiramdam. And then, si Dad naman, nagulat siya kasi hindi niya alam kung bakit ako nag-trending. Natakot pa siya, kinabahan pa siya. Bakit ka trending ganyan? Sabi niya, para saan ba to? So sabi ko, siguro sa linlang yan. Hindi pa niya napapanood. So super happy naman siya. So hindi pa napapanood ni Jan yung linlang? Hindi pa po. Anong reaction ng Dad mo? Sabi niya, talaga? Sabi niya, okay, sige, mamaya papanoodin ko. Hindi ko lang alam kung napanood na po niya, pero yun lang yung sinabi niya sa akin. Pero bago mo ginawa yung linlang, ano ba? Humingi ka ba ng tips sa parents mo? Before po ako nag-start mag-taping for linlang, kinuwento ko muna sa kanila na yun nga, medyo mas mature yung character ko dito, pero maganda yung story, maganda yung role. And then, hindi na ako masyado humingi ng advice kasi I guess gusto ko rin siyang i-figure out mag-isa muna. And then, pag talagang nahirapan ako, minsan pag nasa set ako, tatawagan ko si Mama, ganyan. Kung meron akong questions. Pero pag ganun, they just let me do it. Happy rin ako kasi pinagkakatiwalaan nila ako to make my own decisions pagdating sa ganyan. Kaya mas na-cherish ko rin yung hard work ko kasi parang feeling ko na nagawa ko siya mag-isa. Bihira sa mga artista ng parents na ang mga anak ay mag-artista. Bihira yun. So, ikaw ba, bata ka pang maliit, pangarap mo na mag-artista?
Actually, hindi po. Iba-iba po kasi yung gusto ko eh. Hindi siya yung parang, ever since I was a kid, ito na yung gusto ko maging paglaki ko. So, nag-college ako, nag-work ako part-time as a model. Kasi nung time na yun talaga yung gusto ko. So, sabi ni mama tsaka ni dad din na, okay, if gusto mo mag-model, basta hindi mag-suffer yung studies mo. Yun, pinayagan nila ako. Gusto sana nila after college na. Yung usapan namin was, you can do whatever you want or you can be whatever you want, basta magtapos kayo. Yun lang yung deal nila sa amin, magkakapatid. And then eventually, parang nag-bloom yung social media and then nag-content creator din ako. Tapos sinabay ko siya sa modeling ko. And then, one day parang na-realize ko, parang hindi ko alam kung ano pa yung gusto ko. Yung talagang nagka-time na sobrang confused ako, parang hindi ko na alam kung ano yung pangarap ko. And then sabi ko sa sarili ko, I'll give it a shot. I just want to explore and see if it's for me. And if not, then I'll go back to school and find something na talagang gusto kong gawin. Pero sinabi ko sa kanila na gagawin ko siya by myself. So nag-casting po ako sa Star Magic noong 2020. Solo ka? Walang push ng parents? Wala po. Actually, hindi ko agad sinabi sa kanila. Kasi kinabahan ako, natakot ako sa kung anong magiging reaction nila if sinabi ko na gusto ko i-try. Kasi nga never nila narinig sa akin na gusto kong mag-artista. Parang sabi ko, okay, gagawin ko muna and then tsaka ako nasasabihin. So nagpatulong ako sa Mercator, yung modeling agency ko. If pwede nila ako isama sa mga talents nilang mag-audition sa Star Magic or magka-casting sa kanila. If pwede na nila ako isama. Tapos tinanong ako kung sure ba akong ayoko nilang dumaan sa ano. At sabi ko rin, if it's meant for me, then magagawa ko siya on my own. So, yun. Nagkaroon na po ako ng schedule to do a casting with Star Magic. And then, siguro days before lang, 2 days before ko lang sinabi sa mom ko, tsaka sa dad ko na itatry ko. Kasi may schedule na eh. So, ayun. And then, tinuloy ko. Tapos, yun na po. Nag-workshops na ako. Mm-mm. Then, nag-audition na ako. Kumbaga, tinanggap ka na ng Star Magic. Yes po. Bilang talent nila. Kaya tuloy-tuloy na yung workshops mo. Opo. So, nung inilok sa yung Linlang, ano initial reaction mo? Sobrang kinilig ako na kinonsider nila ako kasi it's such a big project. I mean, Kim Chu, Paolo Avellino, JM De Guzman, The Maricel Soriano. Sabi ko, oh my God, kaya ko ba ito? Kasi kinabahan ako. Sabi ko, gosh, kaya ko ba ito? Sabi ko, Lord, as in talagang kinakabahan ako. Alam niyo po yung kabang-kaba ako, pero alam kong gusto ko siyang gawin talaga. Mm-hmm. So, yung acting mo doon, na parang nakuha mo yung mata-mata acting ni Jenis de Belen. Oh my God. Kung ganun ka, hindi nagigil ka kay Kim Chu. Nalilisi. Oo. Oo nga, nung pinanood ko nga po, sabi mo, ano ko nung buto ko dito, ha? Thank you po. Compliment yun kasi si mama naman talaga isa sa pinakamahusay. Siguro po, sobrang yung hunger ko to really want to do the best. Yung gusto ko lang talaga ibigay lahat ng makakaya ko dun. Yun po yung motivation ko for Linlang. And also kasi na-inlove ako sa story. Ang ganda ng kwento. Sobrang galing nung writers namin kasi ang ganda nung dialogue. Grabe. Ano yung dialogue mo doon? Yung sa panty? Ah, si Direk FM Reyes po yung nag-add nung line na yun. Oo. Kung merong dapat isusi, ipadlock at itali ng barbed wire, yan ay yung panty mo. Yun yung dialogue. Dinagdag lang yun ni Direk FM nung habang nag-rehearse kami. Eh, sobrang kabang-kaba ako dun sa eksena na yun. Sabi ko, oh my gosh, may dagdag pa. Wait lang po. Ganun po yung feeling. Pero sobrang happy ako kasi naging maganda po yung eksena. And nagustuhan din po ng mga nanonood. So, pag nakikita ka ng mga tao sa malls, kung saan man, paano kanila binabati? Nare-recognize ka ba nila agad? O ito yung sa Linlang? Yung iba po, hindi naman po lahat, pero yung iba po, pag ganun po, kinikilig ako talaga. Kasi ngayon ko lang yung experience eh. Yung instead of it being, anak ni Janice, kanya, or anak ni John, di ba? Parang nakikilala na nila ako for my own characters. Kaya yun, natutuwa ako. Though don't get me, I'm grateful pa rin naman ako sa pagiging anak ni Janice. Huwag lang ako tawaging Chanap.
pero okay naman po sa akin yun. Wala po problema. Huwag na tiyana ka. Oh, minsan kasi, teka muna. Diba? Hindi ka napipikon? Hindi po. Kasi ako po kasi alam ko kung bakit eh. Pero yung mga kaibigan ko, ganyan. Siyempre, nung lumabas po yung movie na yun, sobrang bata pa po namin or baka yun, baka nga hindi pa po ako pinapanganak. So parang, bakit? Bakit ka tiyanak? Diba? Bakit ganun? Kailangan ko po mag-explain. Ganun. Salin lang, eh, sobra kang pinupuri ng mga tao. Siyempre, meron din doon na natutuwa rin naman ako sa'yo kasi dinidefend mo si Angie Salvacion sa mga bashers. Nakausap mo na ba si Angie about it? At paano mo pinalakas loob niya? Actually, hindi ko pa po siya talagang nakikita or nakakausap in person. But, na-touch rin ako sa kanya because when she saw yung mga articles na lumabas, nag-thank you naman siya sa akin. That was sweet of her. Hindi naman niya kailangan gawin yun. But she went out of her way to say thank you. So, I appreciate it kasi mabait po talaga yun. Mabait po talaga si Angie. Kung papayuhan mo si Angie ngayon, paano niya dapat na ititake yung mga criticisms? Ako, when it comes to criticism, kailangan ma-recognize mo if it's constructive or if it's just noise eh. Diba? Even with me, marami naman akong kailangan pang matutunan and marami rin akong mistakes na ginawa ko in some scenes na I wish I could have done better na napapansin din ng ibang tao, diba? So, criticism can be helpful eh. So, just know when to, what to siguro listen to and learn from and what to shut out para rin hindi ka ma-overwhelm. So you don't lose that fire and you don't give up on your passions. Learning doesn't stop anyway, diba? We always want to improve, we always want to grow. And that's the only way you can learn naman. Always work hard, keep striving, and keep improving as well. Keep improving in your craft. So ano lang ang bilin sa'yo ng parents mo ngayong nakapasok ka na rito? Ang lagi lang po nila sinasabi sa akin is, you know, be professional, always be on time, makisama ka sa mga katrabaho mo. Puro general lang naman din yung mga sinasabi nila sa akin. Like always, you know, stay grounded, always prepare, read your script, make sure pagdating mo sa set, alam mo yung mga linya mo. Meron na bang instance na nagtalo kayo ni Janice or ni Jan, pero pinush mo yung iyo? So far, wala pa naman pong ganun. Grateful ako kasi talagang pinagkakatiwalaan nila ako. So gusto kong mangyari ngayon. They also trust Star Magic and Mercator sa pag-manage sa akin. So far, wala pa naman pong nangyayaring ganun. So wala bang nakakasagabal na love life dito sa iyong career? Wala po. Dahil wala kang love life? Wala po. Talagang wala po siya sa priorities ko ngayon. Mm-hmm. Talagang focused ako sa career ko. Mm-hmm. Kasi kilala ko rin po sarili ko eh. Mabilis ako ma-distract. Ah. And ayoko rin sayangin yung moment na to na tuloy-tuloy yung career ko. So, ito talaga yung priority ko ngayon. If it comes, then okay. Pero if hindi, okay lang. Curious lang ako, Kai, no? Kasi alam naman natin lahat na si daddy mo may sarili ng pamilya. Mami mo nakabukod na din, ano? Paano ang dynamics ninyong magkakapatid pagdating sa oras nyo, panahon ninyo sa parents nyo? Well, with mama kasi, it's easy because we live with her. I mean, ako si Moy and si Yuan, we still live with her. So, we still see her a lot. On days na wala rin akong trabaho, pag uwi ni Moy sa office, magkasama kami sa kwarto eh. Si mama naman, pag wala rin siyang work, kikita kami, nagchichikahan kami. Sometimes in the morning, before going to work. Sometimes sa gabi, or sometimes pag talagang wala kaming gagawin for the day. Kumakwentuhan kami, sometimes we'll eat out, or manonood kami ng movie. And then si dad naman, siyempre mahirap din kasi busy rin siya with work. Kami rin, so bihira kaming makompleto talaga. So we see each other siguro maybe once a month, ganyan, to catch up. Ah, so ganun lang? Mm-hmm. Oo. Siyempre, tatay pa din yan. Di ba siya yung tipong, uy, dilawin niyo naman ako. Hindi siguro ganun, pero may mga times na tumatawag siya na parang, magkita naman tayo, ganyan, tagal na natin hindi nakikita. Tapos, sana pag nagkita tayo, kompleto. Parang pinapa-block off na niya yung araw na yun. At least, pag nagkita kami, complete kami. At nangyayari ba yun?
bihira lang po siyang nangyayari. Pero kasi, syempre, may sarili-sarili na rin po kami ginagawa. Mm. Like, lahat kami working na rin. So, may mga times na talagang hindi nagtutugma yung schedules namin. So, kung sino lang po yung pwede. And then, bawi na lang the next. Nung panahon ba na kayo yung mga bata pa eh, hindi sa inyo trauma yung nangyaring separation ng parents? Yeah, I feel like I can only speak for myself kasi syempre iba naman ako sa mga kapatid ko, iba rin yung sila, so I can't say kung ano yung nafe-feel nila. Pero ako siguro mas nung bata ako. Ngayon kasi okay na ako eh. I mean, masaya si mama, masaya si dad, diba? So our relationships are good naman. All is well pagdating sa amin. Siguro before, kasi nung nag-separate sila, I was, if I'm not mistaken, I think 5 years old. And then siguro yung mga panahon na ano lang, sa school, yung mga family day, magpa-perform kami sa school. Ganyan, parang sanay kaming si mama lang yung pupunta. Yung mga ganun kasi, I mean, it's part of the reality of yung situation namin. So syempre, when I was younger, parang I wanted us to have that experience na mabuo kami. But then, you know, growing up, mas nagkaroon ako ng understanding sa mga bagay-bagay. And na-process ko na. Madali ko na rin siyang natanggap. And ako, feeling ko rin, everything worked out for the best naman. At saka, okay naman kaming lahat. So, yun lang ang pinapasalamat ko rin kasi okay kaming lahat. Saka nakatulong yun, ano, para mas mabukas pa yung isip niyo sa katotohanan ng buhay na eto talaga, nangyayari to. Hindi lang naman talaga sa amin to nangyari. Sobrang nabuksan yung isip ko na if I choose to have a family, kasi life happens, diba? Hindi mo naman din mapre-predict kung ano yung mangyayari. Even if you want na maging buo kayo, if hindi yun ang plano sa'yo ni God, diba? So parang siguro because of that, dahil sa nangyari sa amin, hinanda ko na yung sarili ko na may possibility na hindi maging ganun. And ready naman ako for that. Parang na-prepare ko na yung sarili ko. I'll accept whatever happens. Uh-oh. At least I know how to handle myself. And eventually then I'll know how to handle if ever I have kids, my kids, because of how well my mom handled everything. Ako nakukitan sa setup niyo. Like kay Janice, meron kayong kuya, si EG. Dito naman kay John, meron kayong kapatid din. Paano dynamics yung magkakapatid? Kay Kuya Luigi, lagi namin sila binibisita sa bahay nila. Or sometimes, pinupuntahan namin yung restaurant niya, tapos nagbabonding kami doon. Pag pinupuntahan naman namin sila sa bahay kasi with the kids din, para ma-visit rin namin yung mga pamangkin namin, then yun, nagbabond kami, magkukwentuhan, tapos iinom ng konti. And then with Anetchka naman, we see her pag nagdi-dinner kami with dad. Nagkukwento rin siya about school, ganyan. So, I feel like those little moments kasi are very valuable. Kasi yung time is something that you can never get back. So, pag family time, as much as possible, kahit busy kami, we'll make time to see each other. Pero ikaw ba, kailang, ngayong artista ka na, at unti-unti, eh, nawawala na yung shadow ng mga parents mo sa'yo dahil nakakabuo ka na ng pangalan. Ikaw ba, someday, gusto mo rin silang makatrabaho? O jahe sa'yo? May ganung factor. Parang nahihiya ako. Parang sa ngayon, di ko siya ma-imagine. Siguro kasi nahihiya ako magkamali sa harap nila. I think that's part of it. Tsaka syempre, it's a different environment, diba? Magiging work environment yun. So, hindi ako sanay na kasama sila sa ganung environment. Pero someday, sana maka-work ko sila. At wag muna ngayon. Parang gusto ko muna mag-gain ng experience. Ba? Confident bago mangyari yung moment na yun na magka-work kami. But someday, feeling ko magiging masaya rin naman. How do you deal with yung iba sinasabi? Kaya mabilis ka nakapasok kasi parehong parents mo artista. Well, hindi ko naman din dinideny that there is privilege there, diba? All I can say is that I chose to do this on my own. For whatever reason, I got accepted, whether it was because of them or because of me by myself. It's not really something I have control over. But I hope that people give me the space to show them din na I have something to bring to the table and that nagsusumikap din naman po ako. I also work hard. I recognize the privilege but I didn't really want to make use of it and I wanted to achieve things on my own. May post yung mama mo dati na tandaan ko na parang ang payo niya sa mga parents, i-enjoy niya yung mga bata, mga anak ninyo habang maliit pa. Kasi paglaki niya,
ganyan. Isa-isa na silang magpupulasan para magkakaroon ng sariling buhay. So, meron na bang ganong moment sa inyo na magsasarili na ako? So, ang tanong, iiwan niyo ba yung mama niyo? Grabe naman po yung tanong. Grabe naman po yun. Hindi naman po ganun. Pero syempre, I feel like we all have dreams of going on our own. Personally, kinuusap ko na si mama before, even before the pandemic na managipon ako to move out kasi I want to experience living by myself. And naiintindihan naman niya yun. I mean, she's really supportive. Syempre, inaamin naman niya magiging malungkot siya. Pero sabi niya, kailangan rin namin yung matutunan to live on our own. Na hindi naman din pwedeng forever na nakadepend kami sa kanya. And then now the time, yung work is continuous na. Mas nakakapag-ipon na ako. And then, sinabi ko rin sa kanya na eventually, makahanap na rin ako ng condo, ganyan. Oh. And, syempre, she's sad. And she admits it naman na malungkot siya. Pero, alam din naman niya na it was going to happen eventually. And, it's not like we're not gonna see her naman. I mean, we're still all gonna visit her. She's supportive. And, alam naman niya na yun talaga yung gusto namin, na we wanna learn how to for ourselves and para maging independent, fully independent din kami, may experience namin even before getting married, yung may experience namin to live alone kasi lagi niya yung sinasabi sa amin na yun yung hindi niya na-experience. Yung to live by herself before getting married. Kahit siya, parang in-encourage na kami to, na before you get married, try living on your own. Meron siyang ganun. So, kami naman, we really took it to heart and we're planning on doing that na rin. Ngayong naka-immerse ka na sa industry, ano na-realize mo? Narealize ko that it's not as easy as everyone thinks it is. Siyempre, may mga panahon kasi na pag-busy si mama, hindi nakakapunta sa ganito, nakakapunta sa ganyan kasi late siya natapos or pagod siya. Siyempre, nung medyo mas bata pa ako, parang, ay, sayang naman, hindi pupunta si mama, ganyan. May konting tampo, di ba? And then now na nandito ako, narealize ko talaga that it can be tough. And sobrang saludo ako kay mama kasi pinagsabay niya yung pagka-busy niya na yun, yung work na yun. At the same time, she took care of us. And ang dami namin. Saludo ako sa kanya kasi I'm pretty sure it wasn't easy. Anong maipapayo mo sa mga gustong mag-artista? Lalo na ngayon sa social media na lahat judgmental, lahat merong gustong sabihin. As much as I don't tolerate bashing, parang kasama po kasi siya sa industry natin. Diba when you put yourself out there, people will have access to you and they'll say all of these things. Pero siguro like what I said with Angie is, know when to recognize if it's constructive criticism versus if it's just noise. Kasi baka yun pa yung maging dahilan kung bakit mag-give up kay sa dream mo. And maging masipag ka and you don't give up on yourself and tibayan mo yung loob mo, you'll be able to achieve it. Whatever it is, kahit hindi sa pag-artista. Paano mo ipapaintindi sa mga Gen Z, mga katulad mo? Dahil madalas nangyayari yung relasyon ng Gen Z sa old school na nanay at tatay nila. Nagsasalpukan sila ng mga konsepto, mga idealism. Paano mo ipaiintindi sa mga parents bilang ikaw ay Gen Z? Siguro for parents is to be open to unlearning yung mga bagay na kahit na kinasanayan mo, pwedeng hindi na siya acceptable ngayon or hindi natin alam noon na hindi pala siya nakakabuti. Just the openness to unlearn those things and to make those changes. Kasi it'll be better din for your relationship, diba? With your children, ganyan. And I guess for yung mga kaedad ko rin and yung mga Gen Z, na kasi nga yung mga parents natin nga, iba yung kinasanayan nilang mundo eh. So, you just have to be patient, understanding, and also communicate. Kailangan magkaroon ng discussion para maayos yung mga ganong disagreements. Huwag din natin kakalimutan yung humingi ng permission sa parents natin, lalo na pag may gagawin tayong mga malalaking decision sa buhay, kasi we have our best intentions in mind din naman. And respect din natin yun sa kanila, so I hope that we can still have them involved in our lives. And that's also something that I want to do better din, is mas i-involve yung parents ko sa ginagawa ko. Not to make decisions for me, but yung para lang alam nila, kasi respect ko na rin yun sa kanila. And also because I seek for their guidance as well.